Lakas ng loob, integridad at katapatan, yan ang bitbit ng mga nagsitapos sa Philippine Military Academy Madasigon Class of 2023 nitong linggo. May ulat si Florence Paitokan ng PTV Cordillera. As you join the military's ranks, continue to fuel your undying commitment to genuine love for country and for public service. In all your tasks, diligently work for unity, respect for democratic ideals, institutions and mechanisms, and the rule of law. Yan ang pangunahing mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatapos ng 310 kadete na bumubo sa PMA Madasigon o Mandirigmang Maydangal, simbolo ng galing at pagbangon class of 2023 sa Fort General Gregorio del Pilar sa Baguio City kahapon. Ito ang kauna-unahang pagdalo ng Pangulo sa PMA graduation bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, bukas siya sa pakikipagtrabaho sa bagong graduates na magiging karagdagang puwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ibinalita rin ng Commander-in-Chief sa mga bagong sundalo ang sinusulong na modernisasyon at pagpapalakas sa AFP. Because of this, you now join a modern and professional organization which is now more effective and even more formidable vehicle for public service and nation building and a continuing source of pride and self-fulfillment for the individual personnel. Sabre is awarded to Cadet First Class Leonor. The award is presented by His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tinanggap ni PMA Class of 2023 Valedictorian Warren Leonor ang Presidential Sabre mula kay President Marcos bukod sa 14 pang awards at cum laude honors. Tubong Lipa City, Batangas si Second Lieutenant Leonor na anak ng retired Air Force Technical Sergeant. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang kanyang mga magulang at buong pamilya na kanya umanong number one supporter sa kanyang pagpupursige na maging piloto at makapagsilbi sa Philippine Air Force. Para po sa inyo lahat ng ito, bunga po ito ng inyong mga sakripisyo para sa amin na ate. To my siblings, Ate Gladys and Ate Abby, ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Thank you for being my number one support system, for not letting physical distance weaken our bond, and for always being there for me. Ayon naman sa kanyang mga magulang, malaking karangalan daw sa kanilang pamilya ang naabot ni Cadet Leonor. Natutuwa kami. Bata pa siya, nakakasama ko na siya sa training camp. Alam na niya kung ano ang maging bilang isang sundalo. Kung saan ka dalhin ng tadhana, kung saan ka hindi ka pwedeng mamili. Kasi talagang bago siya pumasok dito, alam niya yung sinumpaan niya. Dahil alam namin kung anong mararanasan niya dito bilang sa loob ng 4 na taon. Pinakamalakas na palakpak naman ang tinanggap ng class GOAT na si Second Lieutenant Hans Bernard Roldan. Tinawag na GOAT ang huling kadete sa listahan ng graduates o ikangay yung kulelat sa klase. Sa kasaysayan ng PMA, pinakamatagumpay na class GOAT si dating Senador Rodolfo Biazon na naging Philippine Marine Corps General, AFP Chief of Staff, Senador at Kongresista. Matapos ang 4 na taon na punong-puno ng pagsubok, magsisimula ang kanilang bagong kabanata sa pagsisilbi bilang tagapagtanggol ng bansa na may lakas ng loob, integridad at katapatan. PMA Mandirigmang Maydangal, simbolo ng galing at pagbangon class of 2023, are now well equipped to render our services to our nation. We will continue to be guided by the PMA core values of courage, integrity, and loyalty in all our endeavors, particularly as we serve at the forefront of the Armed Forces of the Philippines. 30 araw ang bakasyon ng mga bagong sundalo bago sila sumabak sa napiling branch of service sa AFP. 158 ang papasok sa Philippine Army, 77 sa Philippine Navy, habang 75 naman sa Philippine Air Force. Ng Pilipinas. Florence Paitokan, para sa Bayan.